No road is long with good company. No road is long with good kausap. Pag masarap ang kasama, masarap ang kausap, ang mahabang oras ay umiiksi. Ang mahirap na sitwasyon ay dumadali. Dito sa quarantine, maraming opportunities mag-usap. Pakikipag-usap is also a ministry. Therapy, pleasure, kaya dapat tayo ay mabuting kausap. At yan ang pamagat ng ating pag-aaral ngayon para maging blessing tayo sa ating kapwa at tayo man ay mabless pagka ang mga tao ay masaya at natutuwa sa atin ang mabuting kausap. Suriin natin ating sarili, ang ating mga kasama, kung paano tayo lahat pwede mag-improve. Because the room for improvement, sabi nga, is the biggest room in the world. Ang mabuting kausap, nakikinig. Good listener. Job 21:3, bear with me while I speak, and after I have spoken, mock on. Ito kasi si Job, maraming nangyaring hirap sa kanyang buhay, tapos yung mga kaibigan niyang dumating para siya damayan, ay actually sinisisi siya. At hindi siya makapagtapos ng kanyang sinasabi, sinisingitan, inuunahan siya para sabihin siya siguro may kasalanan kaya nagkaganyan-ganyan ang kanyang buhay. So sabi niya, bear with me while I speak, patapusin niyo muna ako, makinig muna kayo. Ecclesiastes 3:7, there's a time to be silent and a time to speak. Speech is silver, silence is gold. Kung mahalaga ang pagsasalita, madalas mas mahalaga ang pananahimik at pakikinig na mabuti. It is good to speak, but it is better to listen. Because when we listen, we learn. Lumalawak ang ating pananaw, lumalalim ang ating runong, at gumaganda ang ating behavior, maging ang ating pagkatao. Ang mabuting kausap, hindi sumisingit para pangunahan ang nagsasalita. Yung iba naman, nagsasalita ka pa, tatapusin na nila yung sentence mo for you. Meron ka sanang sasabihin na medyo may climax, may konting surprise, uunahan ka na agad nung mga nakakaalam na ng sagot o nung nakakaalam na sasabihin mo. May mga sumisingit para lang patunayang alam na niya ang sasabihin pa lang ng nagsasalita. Wala namang natutuwa sa ganong sumisingit eh. Kasi naiinis pa nga sa'yo yung siningitan mo at kuminsan napepreskuhan pa sa'yo yung mga nakikinig. Philippians 2:4, let each of you look not only to his own interests, look not only to his own itch to speak, but also to the interests of others to speak. Inapply natin sa speaking yung verse. Huwag lang yung gusto mo ang sundin mo. Huwag lang yung katinang yung dila. Huwag lang yung inip mo na tuloy you will finish the sentence that other people are trying to finish. Tuloy, ipipreempt natin ang gusto nilang sabihin. Uunahan pa natin sila. No. Hindi yan quality ng masarap kausap. Ang mabuting kausap, hindi pasikat. Hindi yung lagi mong sinasapawan ang sinasabi ng kapwa, dinadaig, tinatalo. Bigyan mo na siya ng moment na siya yung maging star. Bigyan mo na siya ng kanyang 5 moments or 5 seconds of fame. Huwag agawin agad yung limelight sa kanya. Proverbs 14:3, a fool's mouth lashes out with pride. Ang hangal daw ay mayabang, mapagmataas, mapagmalaki, at sino naman ang matutuwa sa ganong tao. Kaya isang kahangalan nga yung ganyan eh. Pero kung talagang matalino ang isang tao, malalaman niyang hindi siya dapat ganon. Kasi walang matutuwa sa kanya. At saka, unkind to others. To steal the limelight from them kung sila yung may performance. Sila yung nagsasalita, aagawan natin sila ng audience, aagawan natin sila ng magagandang lines. Psalm 17:10, they close up their callous hearts and their mouths speak with arrogance. Ganyan din yung mga ungodly. Matitigas ang puso, mabibilis, magsasalita ang kanilang mga matatalim na dila. Ang mabuting kausap, hindi judgmental. Hindi yung sa facial expression mo pa lang, dinidiscourage mo na yung tao magpatuloy magsalita
o kaya nagpapakita tayo ng pagkagulat o pagkagalit to discourage them from speaking. O kaya binibigyan agad natin ng moral value yung sinasabi nila, kahit yung moral value na yun ay very personal lang to us at hindi naman siguro laging yun ang universal moral correctness. Na meron lang tayong bias about our morality, about our self-righteousness, at ini-impose natin yun sa iba. Tulad ng mga kaibigan ni Job. Ang daming nangyari sa buhay ni Job na napakahirap, pero yun ay pagsubok, hindi parusa dahil meron siyang maling ginawa. Pero yung mga kaibigan niya na dumating pa daw para makiramay, hindi nagtagal, naninisi na sa kanya. Ipinagpipilitan na nila na si Job siguro may kasalanan, kaya dumating sa kanya ang maraming hirap. Job 16:4, I also could speak like you if you were in my place. I could make fine speeches against you and shake my head at you. Sabi ni Job, oo, siguro nga kung nagkapalit tayo ng lugar, ako rin magsasalita ng mga pangit na sinasabi niyo sa akin. Masasabi ko rin yun sa inyo kung nagkapalit tayo ng lugar. Pwede rin magpailing-iling pa ako sa parang kumbaga ay pagkainis o hindi paniniwala sa sinasabi ko, gawin nyo yan. Pwede ko rin gawin sa inyo yan. Kasi talaga namang napakahirap ng pinagdaanan. Pero sana, huwag nyo nang dagdagan pa. Hayaan nyo nalang kung magsalita. Hayaan nyo kung makapaglabas ng aking dinidibdib, ng aking hinaing, ng aking sama ng loob, ng aking lungkot. Huwag nyo na akong daigin pa sa pagsasalita. Pwede ba ako nalang magsalita? Total, ako naman itong nahihirapan. Ako yung merong dapat ihinga. Matthew 7:1, do not judge or you too will be judged. Pag may kausap tayo, huwag tayo agad bumubuo sa loob ng isip natin ng judgment tungkol sa kanya. Huwag tayong hindi pa siya tapos magsalita ay meron tayong nabuong hatol against that person who is speaking. Maging maluwag ang hininga ng kapwa sa pagsasalita, bigyan natin ng space. At bigyan natin siya ng, at the very least, benefit of the doubt. Huwag tayong agad-agad manghusga, agad-agad pigilin siya sa kanyang pagsasalita, agad-agad na daigin siya at tayo ang magsasalita. Ang mabuting kausap, hindi domineering. Hindi nag-uutos o nagpipilit ng point of view niya. Pag kami nagtatanong, bibigyan natin ng sagot, pero sagot lang natin yun, hindi niya kailangang sundin yung sinabi natin. Binigyan lang natin siya ng isang choice among many choices available sa kanya. James 3:17, but the wisdom that comes from heaven is first of all pure, then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere. Ganun daw ang tunay na karunungan na nagmumula sa Diyos. Dalisay, malinis, ang hinahanap ay katahimikan, hindi gulo, nagsasaalang-alang sa kapwa, hindi ipinagpipilitan ng sarili, mahabagin, maganda ang bunga, hindi biased, at ito ay matapat at malinis. Ang mabuting counselor, yung mga tagapayo, hindi naguutos, hindi nagmamanman kung nasusunod siya, hindi nagagalit pag hindi sinunod, at hindi nagpaparusa pag hindi sinunod. Sa counseling, inaayos lang natin ang magulo. Nagpapaliwanag tayo ng madilim. Nag-aayos ng magulo sa isip. Nag-aalok ng mga choices. But a good counselor lets the counselee decide. Hindi tayo magpapayo tapos ipopulis natin, babantayan yung tao kung sinunod ang payo natin. Tapos magagalit tayo pag hindi tayo sinusunod. Pagkatapos humihingi uli ng payo, sasabihin natin, huwag ka nang magpapayo sa akin, di ka naman sumusunod sa akin. Look, nagpapayo tayo para yung magulong buhok masuklay para mas maintindihan niya. Yung madilim matapunan ng mas maraming liwanag para mas makita niya ang relationship of things. Pero hindi tayo diktador na magsasabi doon sa humihingi ng payo kung anong dapat niyang gawin. Pwede tayong mag-offer ng, eto mga sa tingin ko ay posible mga gawin mo, 1, 2, 3, 4, 5. But let the counselee choose kung anong gusto niyang gawin. At huwag magalit yung counselor pag hindi natupad yung pinapagawa niya. Ganun ang makadiyos na pagpapayo. Ganun ang makadiyos na pakikinig. At ganun ang makadiyos na pagbibigay ng ating kuro-kuro. Hindi natin din na-judge yung tao pag hindi tayo sinunod. Ang mabuting kausap,
hindi madaldal, does not betray trust. Hindi yung nalaman niya, tapos mamaya alam na ng buong barangay, at lalo ngayon, ang bilis-bilis ng social media, pag may nalaman tayong sikreto, ipinagtapat, o kaya ay sa moment of weakness ng kapwa na humihinga sa atin ang sama ng loob, may nalaman tayo, dapat igalang natin yon. Whatever is shared in secret, in good times, in friendship, must be kept a secret even in so-called bad times, even if you become enemies. Ang totoo at tunay na tao, pag may ipinagtapat sa iyo ang kapwa sa panahon na kayo magkaibigan, malapit sa isa't isa, pag nagkagalit kayo at nagkalayo, sinisikreto mo pa rin yon. Hindi mo ibinubulgar sa iba dahil lang naiba na ang friendship nyo. Kasi nung isinyer sa iyo yon, maganda ang inyong relasyon. Therefore, igagalang mo yung magandang relasyon na yon kahit naiba pa nga ang ganung relasyon pagdating ng panahon. Proverbs 11:13, a gossip betrays a confidence, but a trustworthy person keeps a secret. Secret niya nung friends kayo, ngayong hindi na kayo friends, igalang mo yung friendship na yon kahit natapos na o kahit na iba, keep it still as a secret. Kung ikaw ay disente, makadiyos, at mabuting tao. Proverbs 13:3, those who guard their lips preserve their lives. And may I add, and the lives of those who trust them. Pagka hindi tayo madaldal, hindi tayo nagbubulga ng mga sikreto needlessly, yung sarili nating kaligtasan ay ating napapangalagaan, pati kaligtasan ng kapwa. Hindi tayo nagkakaroon ng mga needless enemies, hindi tayo nakakaroon ng needless dangers na papasukin kung may magalit sa atin dahil tayo ay madaldal. At kung anak ng Diyos, hindi lahat ng iniisip ay sinasabi, lalo sa social media. Sa social media, ang dali-dali mag-away, ang dali-dali mag-disagree. Pero come on, mag-Bible study kayo sa social media, sa Zoom conference, may Bible study, tapos mag-away. Tapos magsasalitaan ng hindi maganda, ng masakit, magdi-display tayo ng pride, ng yabang, ng ating pagiging hypersensitive, it has no place in an online Bible class. It has no place in an online fellowship. Kasi dapat the Spirit of God governs us. At dahil sa social media, napakadaling ikalat ang baho, napakadaling ikalat ang sarili nating baho, sarili nating emosyon, mas maingat tayo dapat. Kasi pag nasabi na, kumalat na, hindi mo na mababawi pa. Mag-sorry ka man, pero hindi yan buong-buong nababawi. May natitira pa rin yan, nalulutang-lutang sa hangin. Kaya ang sabi ng Ephesians 4:29, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only that which is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. So ang magandang kausap, ang mabuting kausap, binabantayan ang kanyang bibig, ang sinasabi lang niya ay yung makakatulong, hindi yung makakasira sa kapwa. Ang sinasabi niya ay yung sensitive sa need ng iba, hindi sa sariling need niya lang. At ang kanyang iniisip, lahat ng kausap, pinag-uusapan, at makikinig ay yung makikinabang. Nakapakinabangan sa kanila pag bumuka ang ating bibig. Proverbs 20:19, a gossip betrays a confidence, so avoid anyone who talks too much. Pagka merong tao na masyadong madaldal, walang pag-aalinlangan at walang preno sa paninira ng kapwa, directly or indirectly, sa pagsasalita ng bagay na makakasira sa kapwa, iwasan daw ang ganong mga tao. Kasi yung ginagawa nila sa iba, gagawin nila sa iyo. Pag mabuti ang kausap, napapabuti ang kapwa. Mayroon namang kausap na mapapahamak ang kapwa imbes mapabuti. Sabi sa Romans 3:13, their throats are open graves. Their tongues practice deceit. The poison of vipers is on their lips. Yan daw mga tao masama magsalita, masama ang korte ng bibig. Ang kanilang mga lalamunan ay para mga libingan. Ang mga dila nila ay mapandaya. At ang kamandag ng mga ulupong ay nasa kanilang mga labi. Mabuti ka bang kausap?
masarap ka bang kausap? Psalm 119:103, how sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. Ang blessed person, pag nagsasalita, blessed ang kapwang nakikinig. Proverbs 16:24, gracious words are a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones. Lalo sa ministry, watch your words. Words should bless. Kung sa palagay mo ikay godly, sa palagay mo ikay leader, sa palagay mo ikay magaling, bandayan ang bibig. Yan ang tunay na sukatan. Hindi record, hindi body of works, hindi dami ng ministry, hindi dami ng sipag at nagawa, kundi paano naman magsalita? Nakakasakit ba o nakakabless? Many unpleasant words come from pride, lalo na pag may audience. Yung gusto magpasikat, magiging rude sa kapwa para lang pahangain yung ibang nakikinig. Many unpleasant words come from tactlessness and foolishness and sometimes just from habit. Kasi talagang nakasanayan na maging magaspang, lagi tuloy magaspang. Examine, review, kung madalas o laging nasasangkot sa gulo. Sa pamilya, sa magkakaibigan, sa workplace, kahit sa church, merong mga taong pag may nagkagulo, kasali sila. Pag may nag-away, kasali sila. Pag may nagkaroon ng misunderstanding, kasangkot sila. Pag nagkaroon ng mga confusion, nandun at kasali sila. Dapat nating suriin. Tanungin, ako ba yun? Gano'ng kadalas ako masangkot sa gulo? Kasi yung mga nasasangkot sa gulo, laging iniisip nila, tama sila. Parang tama lang na pumasok sa gulo, tama lang ang ginagawa ko. Pero makahalata tayo, pag madalas tayong masangkot sa gulo, kung napapagulo tayo, kung kani-kanino at sa iba't ibang tao at iba't ibang grupo, baka naman tayo na ang may dala ng lason. Baka naman tayo na ang problema. Madalas ka bang masangkot sa gulo? Ikaw o ang mga kinakampihan mo? Siyempre, birds of a feather flock together, so yung mga magugulo, kampi-kampihan. Pero kung magkakampi-kampihan kayo ng mga magugulo, lagi may nakakaaway, paano naman mag-i-improve ang karakter? Dapat iron sharpens iron. Nagtuturoan tayo para maging mabait, hindi para maging masungit. Nagtuturoan tayo at nagtutulungan para maging mahinahon, hindi para maging marahas. Yun ang tunay na epekto dapat ng Espiritu sa ating buhay. James 3:10, out of the same mouth come praise and cursing. My brothers and sisters, this should not be. Proverbs 12:18, the words of the reckless pierce like swords. Kung nakakasakit ang ating salita, nasaan ang kabutihan? Nasaan ang kabaitan? Nasaan ang pagiging makadiyos? Kahit pa nga sa palagay natin tayo may katwiran, tama tayo, pero yung korte ng salita natin nakakasugat, nakakadugo sa kapwa, edi mali na rin tayo nun. Proverbs 18:21, the tongue is the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Nakakamatay, nakakabuhay, nakakapanghina, nakakapagpalakas ang ating dila. Gamitin ng tama. Proverbs 15:4, the soothing tongue is a tree of life, but a perverse tongue crushes the spirit. Pag tayo ba'y nagigsasalita ay nabe-bless ang kapwa, nagiging blessing tayo o nagiging curse, nagiging sumpa. Ang masarap kausap, winner. Namamahal ka, gusto ka pang kausapin uli, hindi ka tinatalikuran, at hindi ka iiwasan sa mga darating na panahon. Pero ang masakit kausap, loser. Nawawala ang pag-ibig sa'yo ng tao, nawawala ang kanilang friendship, nagkakaroon ka ng kaaway. Do not win an argument, but lose a friend, but lose dignity, or lose God's approval. Yung lagi nagsisikap na siya ang manalo sa argumento, mas malakas ang boses, merong final say and last say, kadalasan niya nang nawawala ng mga kaibigan. Nilalayuan
ng mga taong dati sana ay malapit sa kanila. Kaya sabi ni Jesus tungkol sa mga salitang walang kabuluhan, mga salitang masakit at masama, Matthew 12:36, "I promise you that on the day of judgment, everyone will have to account for every careless word they have spoken." Pananagutan natin, ipagsusulit ang bawat salitang namutawi sa ating labi na walang kwenta, walang katuturan, o walang kabutihan. Do not win an argument, but lose love, lose respect. Kung bubuka ang bibig, win na lang, huwag na sa lose. Colossians 4:6, "Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone." Marami tayong goodwill na nawawala dahil pangit ang ating salita. Maraming pag-ibig, maraming pagkakaibigan, maraming blessing na sasayang, sinisira ng matalim na dila. Pero marami rin pag-ibig, maraming friendships, maraming blessing ang pwedeng akitin ng mabuting pananalita. Suriin natin. Pagka mayroong nagsasalita sa harap natin na pangit magsalita, pwede naman tayong manahimik lang at sa ekspresyon ng mukha natin, sila na bahalang bumasa na ikinalulungkot natin ang kanilang mga sinasabi. Suriin ang sarili. Ang words pwedeng weapon to hurt others, pero pwede rin itong parang napakabangong bulaklak para maging blessing sa iba at magsimula ng magagandang mga samahan. Watch your words. Maging maganda at mabuting kausap. It's only a matter of choice. It's a matter of discipline, and it's a matter of decision. Magbulay-bulay tayo, suriin ang ating mga sarili. God bless us all.